Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome again to our channel, Sir Lobis na. Sa araw na ito, tatalakay naman natin ang subject na Forensic 2. Ito ay pagpapatuloy sa mga nauna nating pagtalakay. Kung hindi nyo pa napapanood yung una nating video sa subject na ito, ang link ng mga videos na yan ay nandito sa ating description box. Ang topic natin yung araw ay tungkol sa fingerprint pattern na loops. Okay? Ano ba ang tungkol sa bagay na ito? Yan ang ating aalamin. Tulad ng aking nasabi kanina, ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa fingerprint pattern na loop. Ano bang ibig sabihin ng loop? A loop is a pattern in which one or more of the ridges start at one side of the pattern, run towards the upper corner on the opposite side, then turn around or recurve, and start back towards the side from which they came originally, forming a loop with a core in the center and a delta at the edge of the pattern. So, in loop pattern, one or more of the ridges start at one side of the pattern, then run towards the upper corner of the opposite side, then turn around or what we call recurve, and start back towards the side from which they came originally. So mapapansin ninyo, yung mga ridges ng loop pattern ay nag-uumpisa sa isang side, going up to the upper corner, then turn it back from which they originally started. So ganito po ang itsura ng loop pattern. Okay. Yan. So ito yung mga tinatawag nating loops. Okay. So ang loop, para higit natin itong maintindihan, mayroon siyang apat na requisites. Dapat meron ito para matawag na loop. Number one, it must have a core. Ano bang ibig sabihin ng core? The core is the center or the heart of anything. And as applied to fingerprint work, the core is the center or heart of a pattern. So ito example ng core sa gitna ng fingerprint pattern. It is not necessarily exact center. It is approximately at the center. Okay, so kung paano ba ang mag-appreciate ng core? Ano ba yung mga rules na dapat nating tandaan dito? We will discuss that in details as we go on to our discussion. But by this time, I would just like only to show you yung example ng core. So ito po yung core na tinatawag natin. It is the approximate center of the fingerprint pattern. Dapat kung loops ang pattern na yan, meron siya dapat ito. Okay? Number two requisite, it must have a delta. Number two requisite, it must have a delta. Ano naman ibig sabihin ng delta? A delta is a point on the first ridge formation at or directly in front of the divergence of the type line. So it is the first ridge that you can see in the point of divergence of the type lines. Okay? Kapag sinabi nating divergence, it is the part wherein the two ridges that running together separate. Okay? Ang tawag natin sa two ridges running together na yan, tending to surround the pattern area, ay type lines. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng type lines? Type lines are the basic boundaries of most fingerprints. They are formed by ridges which run parallel, starting from the lower corner or corners of the pattern and flowing inward and upward
toward the edge of the pattern area where they diverge or separate them surrounding or tend to surround the pattern area. Ito yung tinatawag nating pattern area, yung nasa loob ng pipelines. Okay? Yung pipelines, ito yung dalawang ridges that running together. One of the ridges going up and the other ridge naman is going down. So this pattern, this pipeline will going to surround the pattern area. Sa part na kung saan nagkakaroon ng divergence, ang unang ridge na makikita mo dyan ay tinatawag nating delta. Ito yung mga itsura ng delta sa isang fingerprint pattern. Okay? Ito naman yung itsura ng pipelines. Do not mind the size of the ridge kasi intentionally talagang pinakapal yan for purposes of illustration. But in actual fingerprint pattern, hindi po mas makapal ang pipelines. Okay? Ordinary line, ordinary ridge lang ito. But for purposes of our discussion, nilagyan natin ng emphasis yung pipelines para mas madali ninyong makita. Okay? So, I repeat, yung pipelines, hindi dapat ganito ang makikita ninyo na kakapal ng ridges. Baka in-expect ninyo mas makapal yung pipelines now. So, ordinary ridges ang mga ito, but for purposes of our discussion, I repeat, I just make it more visible. Number 3 requisite, it must have a recurving ridge that passes between the core and the delta. So, dapat meron siyang recurving ridge para matawag na loop. Ano ba itong recurving ridge? A recurving ridge is a ridge that curves back in the direction from which it started. So, tingnan ninyo yung figure number 2, letter A. That is an example of a recurving ridge. Dapat kapag loop, meron siya ito. Ang shape nito parang pin, okay, o kaya ito ay parang horseshoe. Ito yung kanyang image. Okay. So, number 4 requisite, it must have a ridge count of at least 1. Okay, so meron siya dapat ridge count na at least 1. So, paano ba binibilang yung mga ridges? Dapat identify mo muna kung nasaan yung core at nasaan yung delta mo. Okay, yung delta. So, mula sa delta, papunta sa core, gagawa ka ngayon ng imaginary line. Okay? So, yung imaginary line. Ito yung point of reference mo. Lahat ng ridge na nakatouch sa yung imaginary line, bibilangin mo yan. 1, 2, 3, 4, 5 yan. So, dapat para masabi natin na loop ang isang pattern, meron kang makikita dapat na at least one of the ridges will going to touch the imaginary line. Kaya ito tinatawag na one ridge count. Okay? So, kung sa isang normal fingerprint pattern, umaabot yan ng 20, 30 ridge count. Okay? Pero hindi naman lahat umabot sa kanyang bilang. Meron niya iba dyan, fingerprint pattern, na isa lang ang ridge count kasi isa lang yung ridge na nakatat sa yung imaginary line. Sa pagbibilang ng ridges, hindi dapat kasama ang delta at saka core. Okay? So that is an advanced knowledge for you kung darating na tayo sa time na tayo ay magbibilang na ng mga ridges from the delta towards the core. Okay, so at least one of the ridges, I repeat, must have a ridge count of 1 para matawag na loop. Okay, so these are the 4 elements of the loops. Dapat meron lahat ang mga bagay na nabanggit para matawag nating loop ang isang pattern. Meron tayong dalawang klase ng loop. Una, yung tinatawag nating radial loop. Pangalawa, yung ulnar loop. Ano ba ang tungkol sa dalawang ito? Basahin natin. A loop is radial, represented by capital letter R.
when the open end of the loop reaches points in the direction of the tongue, side of either the right or the left hand. So para matawag nating radial loop ang isang fingerprint pattern, dapat the flow of the ridges will going to run towards the tongue. Kapag ito naman, ridges ay running towards the ulna bone or towards the, your little finger, ang tawag na pa natin dyan ay ulnar loop. Okay, so for emphasis, if the flow of the ridges towards the tongue, radial loop, represented by letter R. If the flow of the ridges is towards the little finger or towards the ulna bone, ang tawag naman natin dyan ay ulnar loop, represented by capital letter U. Okay. Meron din siyang symbol. Okay. Pansinin nyo itong symbols na ito. Ito ang mag-appear sa inyong fingerprint card, yung mga symbol na ito. Okay. It's slant diagonal. Okay. So, depende yan kung left or right. That is how you will going to appreciate the two kinds of loops. Ang loop pattern, dominante yan sa lahat ng fingerprint pattern sapagkat 60% ng lahat ng fingerprint pattern ay loops. So, ibig sabihin, sa bawat 10 katao, 6 ang mayroong loop pattern ng kanilang fingerprint. Kaya hindi ito mahirap hanapin. Okay? Bago tayo magtapos, mag-iwan muna tayo ng isa pang activity. Ito yung pangatlo nating activity. Okay? Maghanap kayo ng iyong subject. It is either your girlfriend, your parents, your friends. Get their fingerprint. Okay? Be sure na itong friends mo ito o itong subject mo ito, dapat meron siyang loop fingerprint pattern. Situate na meron siyang loop fingerprint pattern. Umanap ka ng kaibigan o kaya girlfriend mo na meron siyang loop fingerprint pattern. Hanapin mo kung ano dyan yung radial loops at ano naman ang ulnar loops dyan. Okay? So, identify the loops in your fingerprint card. It is either radial or ulnar. I repeat, umanap ka ng subject mo na may fingerprint na loops pattern. At mula sa kanyang fingerprint na loops, identify mo yan kung yan ba ay radial o kaya ay ulnar. So that is our third activity. Okay, so hanggang dito na lang ang ating pagtalakay sa fingerprint pattern na ito. Sana mayroon kayong natutunan. Okay, so maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.